napakaganda ang highway dito sa Bataan. At marami tayong gagawin sa araw na ito. Mamasyal tayo. As what I have said, that this year, more travel vlog. Good morning, mga katoto. Today is Saturday, January 14. At kasalukuyan, nilalakbay natin itong highway dito sa Bataan. Nandito tayo ngayon sa Bataan. Time checks, it's now 6:45 in the morning. At napakaganda ang daan dito ngayon. And you know, kapag napagawi kayo dito sa Bataan, you have to follow yung speed limit na pinapatupad dito sa Bataan. Yung ganitong katulad na sasakyan natin, yung private vehicle, dapat 80 kilometer per hour lang tayo. And then yung mga motorcycle, 60 kilometer per hour. So napakaganda na ang daan dito ngayon. And this is my first ride for the year 2023, balik dito sa Bataan. So ang sadya po natin ngayon dito sa araw na ito, aaten tayo ng kasal dahil lindong na naman tayo sa pamangkin ni Susan. So, kasama ko ngayon sa sasakyan si JJ. Ayan, tulog. At yun si Jem Jem. Si Jaira at saka si Susan ay nauna na the other day pa lang. So napakaganda ang highway dito sa Bataan. At marami tayong gagawin sa araw na ito. Mamasyal tayo. As what I have said, that this year, more travel vlog. Alright! Ang lalawigan ng Bataan ay matagpuan sa Central Luzon Region ng Pilipinas at ang capital city nito ay ang Balanga, while Mariveles is the largest town in the province. Occupying the entire Bataan Peninsula on Luzon, Bataan is bordered by the provinces of Zambales and Pampanga to the north. At may lawak itong 1,373 square kilometer. Before, yung daan dito, dalawang lane lang, both sides. But this time, both sides, tatlo na ang lane. Bataan is known as one of the last stands of American and Filipino soldiers before they were overwhelmed by the Japanese forces in World War II. Historical landmarks are found in Bataan. And you know, Bataan is also a historical place. Ang dami pong mga pangyari dito noong panahon ng mga Hapon. So this is it. Ito yung Bataan. This landmark known as First Line of Defense Memorial. This memorial commemorates the American and Filipino soldiers who fought here in 1941. The Flaming Sword Landmark ay matagpuan mismo sa harapan ng munisipyo ng Pilar. At dito sa intersection nito, dito nagpanagpo ang mga sundalo from Bagac and Mariveles going to Capas Tarlac during the Death March. Another landmark na makikita natin sa parte ng Bagac. This tower is called Philippine-Japanese Friendship Tower and also known as Bagac Friendship Bell Tower. At itong dinadaanan natin ngayon, going ito sa Mount Samat Shrine. And in fact, kitang-kita natin dito sa ating daan yung malaking cross na sa ibabaw ng bundok. Yan po ang Mount Samat Shrine. Alright, so nandito na tayo sa papasok sa General Lim. Less than 3 hours, we traveled from Cavite
hanggang sa lugar na ito. Umalis kami doon ng mga 4:15 and time check is now 7:10 in the morning. Papasok na kami dito, kakaliwa na kami. Laking tulong talaga yung Skyway. Before, abutin kami ng 4 hours. Wow. Alright, so pagdating mo dito, ito na yung Barangay General Lim. Welcome to Barangay General Lim. Wow. Dito na kami. Morning. Ayan, si Kuya Bitoy. Si Aldok. May lakad? Kapampaling di ko na. Kakarating mo lang? Dito sa General Lim, usually pag Sabado, yung mga kababayan dito, nagsusumba. Si Ate Sandy. Si Macy nagsumba. Si Ate Net, si Ate Meldy. So pupunta kami sa Duhat muna. Iiwan ko muna si Mrs. dito and proceeding kami sa Duhat. Kumusta? Exercise. Pawis. Hello, kumusta? Fine po. Alright, mga katoto, nandito na tayo ngayon sa lugar na tinatawag nilang Duhat. At kung bakit tinatawag na Duhat ito, dahil dito sa lugar na ito, mayroon nakatayong isang puno ng Duhat. Yan po yan. At sa lugar na ito, overlooking na rin dito ang Balanga, Orion, yung area na yan. At sa opposite na yon, doon sa gilid na, doon sa kabila naman yon, ay parte ng Noveleta, Maragondon, Nike. At kitang-kita natin dito yung Mount Samat. At ito, ito yung bike trail. Pabulusok yan doon, ikot yan doon. So mayroon pa rin ibon dito na lumipad. Oh. So nature na nature ang dating sa lugar na ito. So papalipad ako ng drone para makita natin ang overview ng lugar na ito.
morning po. Good morning. Ito po yung bike trail. Meron pa ba dyan? Meron dyan, no. Dyan sa baba? Galing ng Mount Samat. Meron din. Galing Mount Samat hanggang pababa dito? Hanggang ako dito. Nagbabike po kayo? Eh, may nakita tayo dito na nag-exercise. Opo, sa YouTube. Shout out kay Kuya... Kuya Ray. Kuya Ray. Kay Ed. Kuya Ed. Eman. At saka Kuya Eman. Taga rito po kayo? Hindi, taga Oryo kami. Yung wife ko po ang taga dito. Oryo, from Dumaguete po ako eh. Dumaguete pa malayo. At Dumaguete, the land of... gentle people. Gentle people. Sa Dumaguete ba? Dumaguete. Dumaguete. Lugar na ito, no? Famous na famous siya. No? Pinuntahan talaga ng mga bikers. Yan si pinapakain yung aso. Overcourt, may comfort to that pilala. Sige po, salamat po ng marami ha. Okay. Thank you po, bigyan ko yung sticker. Hello, good morning po. Good morning po. Alright mga katoto, so this is it kung bakit ako umuwi sa Bataan para magninong ng kasal. At ang kasal gagaganapin dito sa atrium, dito sa Esplanade. Andito na kami sa loob ng venue. Alakalain mo, ang nag-ayos pala nito ay pamangkin ng misis ko, si Joy. Ayan, shout out sa catering services mo. Anong pangalan? Eudora's Catering Services. Eudora's Catering Services. So invite mo sila. Please like our page po and please to inquire. Thank you. Ayan, kung meron kayong mga inquiries patungkol sa mga wedding or birthdays or any event, kontakin nyo lang si Joy. Ezekiel Roldan Pajardo, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng iyong mga magulang, sa harapan ng iyong mga ninong at ninang, sa harapan ng iyong mga kamag-anak at piniling mga bisita, tinatanggap po ba Cheryl Senya Valdiviano na maging asawa mo? Nangangako ka bang iibigin mo siya, iingatan, mamahalin, hahamakin ang lahat, mapaglingkuran lamang siya? Opo. Cheryl Senya Valdiviano, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng iyong mga magulang, sa harapan ng iyong mga ninong at ninang, sa harapan ng iyong mga kamag-anak at piniling mga bisita, tinatanggap mo ba si Jezekiel Roldan Pajardo na maging asawa mo? Opo. Nangangako ka bang iibigin mo siya, iingatan, mamahalin, hahamakin ang lahat, mapaglingkuran lamang siya? Opo. Now I will make my pronouncement. I, Pastor William Balor,
by the power of God and by the power of the Republic of the Philippines that has been invested unto me, I now pronounce Jezekiel Roldan Pajardo and Miss Cheryl Senya Valdiviano are now husband and wife. Ladies and gentlemen, I would like to present to you Mr. and Mrs. Jezekiel Roldan Pajardo. Jesse, legal na legal na. You may now kiss the bride. First kiss. Nakikita ko na rin ang bataan. Ano ba? Our tears, our prayers, our laughs, our love, our smiles, our songs, our stories, they're ours for a lifetime. I'll love you, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. The little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Good morning, mga katoto. Time check is now 12:15 in the morning. And today is January 15 na. So at this point of time, nandito na kami, pa-exit na kami dito sa NLEX. Tatawid na kami sa expressway. Sa bumag hapon ay talagang marami tayong ginawa mula kaninang umaga hanggang natapos yung kasal ni Cheryl.
Congratulations sa newlywed. So ngayon, on the way na kami back home sa Cavite. At walang pahingaan ito. At ang sekreto ko sa biyahe, para hindi ako antokin, ay kape at saka nagaraya. Dahil ang nagaraya, pa isa-isa lang, nguya ka ng nguya. So hindi ka antokin dito. I have to end this vlog. Then straightforward na tayo sa ating biyahe back to Cavite. So once again, maraming maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa araw nito. And always remember, maraming mga problema sa buhay, maraming mga pagsubok, emotional breakdown, we are depleted sometimes sa mga pangilangan natin. But always remember, enjoy life. Ride ko to, ride mo to. Enjoy every day. God bless. And see you sa sunod natin mga vlogs. Bago man tayo mag-Boracay, so most probably isa hanggang dalawang vlog pa tayo. Dahil sa Wednesday, pupunta kami ng Boracay. So what I have said, this year, more travel vlogs. Alright, so bye for now once again and see you on my next vlog.